Sa previous video natin ay pinag-usapan natin na maaaring hindi matuloy ang NBA G-League dahil nga sa coronavirus na ito. Maraming sources ang nagpalabas ng pare-parehong detalye tungkol sa NBA G-League at yung mga posibilidad sa kung ano ba talaga ang mangyayari sa ligang ito. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mga main options ng NBA G-League at sigurado isa sa mga ito ang susundin nila o i-implement nila at direct quote ang gagawin natin para maliwanag ang mga detalye. Karamihan ng mga detalye na pag-uusapan natin ay nanggaling sa The Rookie Wire at Slam Online, kaya makakasigurado tayo na legit ang mga impormasyon na inilabas nila. Bago natin puntahan ang mga detalye ng mga nabanggit at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone, ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin. Narito ang mga senaryo na pwedeng mangyari sa NBA G-League 2020-2021 season. Una ay ang hindi pagkakaroon ng NBA G-League 2020-2021 season at i-expand na lamang nila ang NBA rosters. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng week-long NBA G-League games na kung saan ang concern naman nila dito ay Ignite Team o yung mga young players na nasa liga para manatili silang aktibo. Sa aking opinion naman ay parang hindi sapat ang isang linggong laro para sa mga young players na ito. Ang pangatlo at ang pinakagusto ng lahat maging ako rin ay ang pagkakaroon ng normalized NBA G-League season. Pero para maiwasan ang madalas na pag-travel o biyahe ay gagawin nilang regionalize, ibig sabihin maglalaban-laban ang mga teams na magkakalapit at siguro yung top teams ng bawat region nila ay yun naman ang magharap-harap sa playoffs. Ang NBA kasi ay hindi na sinunod ang normal schedule nito at noong bumalik ito ay halos playoffs na agad, kaya nabawasan ang mga teams at players na kasali dito. Ang NBA G-League ay magsisimula sa regular season, kaya lahat ng teams ay kasali kung susundin ang normal o standard G-League season. Malaki pa rin ang pagkakaiba kumpara sa NBA na noong bumalik ito ay halos playoffs na at nangalahati ang teams ng NBA, kaya naging matagumpay ang NBA bubble at nabawasan rin ang expenses ng NBA. Kung magsisimula ang NBA G-League sa regular season ay matagal-tagal rin at mahaba-haba ang season na ito. Idagdag mo pa na bawal ang maraming fans at bagsak ang ticket sales, at yun naman ang iniisip ng NBA G-League sa ngayon. Pero kahit alin sa tatlong options natin ay pwedeng mangyari at nasa NBA G-League pa rin ang desisyon. Sa akin naman ay basta makita ko ang Ignite Team na talunin nila kahit na anong team pa ang makaharap nila sa NBA G-League, at kahit na anong format pa ang ilatag nila o susundin nila ay ayos pa rin ako. Basta makita ko lang ang bunga ng ensayo ng Ignite Team, lalong-lalo na ang pag-usbong ni Kai Soto at Jalen Green. Yan na muna para sa maikling video natin ito, at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video natin.